against supervirus, diarrhea, and pneumonia with Selene Plus. May pinagsamang bisan ng vitamin C plus zinc help boost his immunity. Selene Plus. Kasama ninyo ang unang hirit at Selene Plus with vitamin C and zinc sa pag-iingat sa inyong kalusugan. I spend a lot of time and effort in styling my hair. Pero dahil sa pabago-bagong weather, madaling mabuhagag ang buhok ko. That's why Teddy Charles co-created Sun Silk Weather Defense to protect your hair from the outdoors. Para kahit mabago-bago ang weather, my hair remains beautifully soft, shiny, at hindi madaling mabuhaghag. From Teddy Charles, new Sun Silk Weather Defense. Nagbabalik ang unang balita, mga igan. Philippine Ascals lalaban na mamayang gabi kontra sa koponan ng Sri Lanka para sa first leg ng 2014 FIFA World Cup Qualifiers. Puspusan ang ginawang pag-aanda ng Ascals para mabigyan karangalan ng bansa at gumuhit sa kasaysayan ng Philippine football. Mula sa Sri Lanka, narito ang report ni Chino Trinidad. Para sa karamihan mga sports fans, liyamado ang Philippine Ascals kahit pa nasa teritoryo ng kalaban sa Sutadasa Stadium dito sa away match nila sa unang round ng 2014 FIFA World Qualifiers. Pero sa mga nakakaintindi ng larong ito, walang tunay na kalalamang sa ganito klaseng format. It's important we're not too overconfident or mayabang or too over or we think we've won already, because if you do that then you'll lose. And like you look at Pacquiao, he knows he'll beat someone, yet he'll still train just as hard. Kaya todo raw ang paghahanda nila bilang individual players at bilang koponan para matiyak na malulusutan ang World Cup qualifiers na hindi pa nagagawa ng Pilipinas. Dito, tuloy ang pagkayod marino nila na sinimulan nila mula Pilipinas hanggang sa Germany. Anong natutunan niyo sa Germany? Siyempre, isa na doon yung pinunta na talaga namin doon yung tune-up games. Gusto namin magkaroon ng magagandang laban, malalakas na kalaban. So, nagkaroon naman kami. So, magandang preparation para sa game dito sa Sri Lanka. Mentally, I think we're ready. I think this is a World Cup qualifier. So, yung World Cup, pinaka malaking competition sa buong mundo. So, alam namin for the World Cup and how important this game is for the team. So, we're mentally ready. Ayaw na ng koponan na maulit ang naganap noong 1996, ang pinakahuling World Cup qualifiers na ating sinalihan, kung saan nablangko ang Pilipinas ng Sri Lanka. Before there was no history, but now each game we win is history, because that we didn't enter the World Cup. So but now we're entering and we have a strong team. So this is a fantastic opportunity for the players, for the coaching staff, for the management to make history, and to be part of it is an amazing feeling. Para sa unang balita, Chino Trinidad reporting. Tatlo ang kumpirmadong patay habang walo nawawala sa flash flood sa Davao City. Kaugnay po ng balita ngayon, mausap natin si Davao City Mayor Sara Duterte. Mayor Duterte, good morning po. Good morning po, sir. Opo, si Arnold Glabby po ito. Anong oras po rumagasa itong bahas dyan sa Davao City? Anong lugar po naapektuhan? Ang naapektuhan po is ang barangay Matina Pangi, Matina Crossing, Matina Aplaya, and barangay Talomo. Opo. Ano, biglaan ho ba ito? Ngayon lang ho ba nangyayaring umaapaw ang ilog dyan? Hindi po. Pero ngayon lang po nangyari na umapaw ng lahat ng areas na dinadaanan ng ilog, umapaw sabay-sabay. Opo. Apo. At kailan pa ho nagsimulang umulan dyan? Kagabi po, 10, alas 10 po ng gabi, nagsimula yung ulan, sobrang lakas ng ulan, tapos na natapos sa mga around 12:30 a.m. Oho. Hindi nyo po inaasahan na magkakaroon ng ganitong uri ng baha? Hindi po ganito kalaki yung area na apektado, pero meron po kasing laging nag-overflow yung ilog na yun, nag-overflow, pero ito po sabay-sabay. So medyo malaki po yung area na apektado nung dinaanan ng tubig. Kamusta na ho yung mga residente doon sa binanggit yung lugar, Mayor?
meron pong yung mga area po na hindi naman po natira ang bahay, pinasok lang ng tubig, bumalik na po sila sa mga bahay nila at opo, naglilinis na po. Yung area, meron po kaming isang area na wash out po yung mga bahay nila, yun po yung mga nasa evacuation center. Opo. Ngayon ba yung baha, nandyan pa o medyo bumaba na ho? Wala na tubig, sir. Ah, wala na? Mabilis din ang pagbaba. Okay, may pangaka... Bumabasa po yung tubig. Sapat naman ho yung mga pangailangan ng mga kababayan nyo dyan, Mayor? Okay po. Wala naman po kami problema sa pagbibigay ng relief services sa kanila at social services. Yung ano lang po namin is yung isang malaking important namin na bridge dito sa highway namin, main highway namin, hindi na po madaanan dahil... Hindi na madaanan. Na-isolate ho yung lugar ngayon. Meron po kami mga alternate areas sa dinadivert po namin yung mga daanan doon. Pero ito po kasi yung bridge sa main highway na nagkoconnect ng poblasyon sa town. Mm-hmm. Opo. Mayor, salamat po. Ingat po kayo dyan. Okay, sir. Maraming salamat po sa support na maganda umaga. Davao City Mayor Sara Duterte. Babala po sa mga manonood, huwag niyong gagayahin ang inyong mapapanood. Sa Amerika, isang lasing na teenager ang nakuna ng surveillance video nang akyatin niya ang handrail ng escalator sa isang istasyon ng tren sa Boston, Massachusetts. Nakunan pa ang lalaki habang binabalanse ang kanyang katawan sa handrail ng escalator. Ilang segundo lang, nawala na siya ng kontrol at tuluyan ang nahulog sa sahig. May taas na 20 talampakan ang kinabagsakan ng binata. Mabuti na lamang at hindi gaanong matindi ang bali sa siko na kanyang tinamo. Isang nuclear research facility sa New Mexico sa Amerika, pinangangambahang madamay sa pagsiklab ng wildfire. Pero pilit pa rin pinipigilan ng mga bumbero na mapasok ng wildfire ang Los Alamos National Laboratory Nuclear Research Complex. Ayon sa mga otoridad, hindi pa naman nasusunog ang alinmang gusali ng complex. Ang mga explosive materials ay ligtas naman daw na nakatago sa underground bunkers. Gayunpaman, doble pa rin ang kanilang pag-iingat. Sa pilitan ng inilikas ang halos 12,000 residente sa lugar. Isang bagong baby koala ipinakita na sa publiko sa isang wildlife park sa Sydney, Australia. Hindi halos mapaghiwalay ang baby koala at kanyang ina na laging magkayakap habang palakad-lakad sa mga sanga ng puno. Sa kabila ng malamig na klima bunsod ng winter season doon, maayos naman daw ang lagay ng baby koala na si Bunda. Ayon sa mga veterinaryo, hindi nila masyadong nilalapitan ang mag-inang koala para mas ma-develop pa ang kanilang closeness. Unang chika na tayo, narito po si Luwan D. Luwan. Thanks, Egan. International singer na si Beyonce nag-launch ng kanyang bagong album sa London. Star-studded ang launching ng pinakabagong album ni Beyonce entitled 4. Present ang ilan sa kanyang celebrity friends, pati na ang kanyang asawang rapper na si Jay-Z. Isa sa cover songs ng 4, ang new hit song na Girls Run the World. Transformers lead actor na si Shia LaBeouf nagkaroon nga ba ng feelings para sa kanyang dating leading lady na si Megan Fox. Sa isang interview kay Shia, tinanong siya kung nagkaroon ba ng something sa kanilang dalawa noon at tumango naman siya. Inamin niya na sa pagsasama nila sa set sa loob ng 6 months ay hindi raw maiiwasan na maging attracted sila sa isa't isa. Kita naman daw ang chemistry nila on screen pero hindi raw ito nag-bloom dahil nagde-date na noon si Megan at ang aktor na si Brian Austin Green. Marami pa akong chika, so stick around. Igan? Salamat, Luwan. Ang latest po sa traffic, yati naman ni Love and Uber. Love! Igan, maraming salamat mga kapuso. Ito na po ang ating daloy ng traffic. Unahin na po muna natin ang kahabaan po ng A. Bonifacio Avenue. Dito po muna tayo sa intersection ng Rojas Boulevard, Coastal Road at Nair Road. May kita po natin mga kapuso, napakahaba na po ng pila ng mga nasa Coastal Road, ano, yung mga patawid patungo po ng Rojas Boulevard going to Manila area and Baclaran area. Nagkakaroon na po ng mahabang pila. Pero yung mga papasok naman po ng Coastal, napakaayos pa rin po at walang problema
sa mga oras na ito. Yun naman pong kahabaan ng Nair Road, wala akong problema. Napakaganda pa rin po ng magkabilang lane. Maski po itong kahabaan po ng Makapagal Avenue, wala rin po problemahin ng ating mga motorista. At yung mga patungo naman po ng Baclaran area, expect nila po magkaroon ng konting problema dyan po sa maharapan ng Baclaran Church. Okay, mula naman po dito, tunguhin natin ang A. Bonifacio Avenue. Makikita po natin ang magkabilang lane via GMA Traffic System. Ang kaliwa ho ay patungo ng Norte. Nakikitaan po natin ang napakaganda pa rin ang daloy ng traffic. Ang kanan ay patungo ng Blooming Tree. Beautiful pa rin po ang kanilang umaga. Sa iba pang bahagi po ng A. Bonifacio ay ang C5 Taguig na pareho pa rin pong napakaganda, napaka-beautiful pa rin po na magkabilang lane. Wala po problema ng ating mga motorista. Yung kalawa ay patungo ng Pikutan at yung kanan ay patungo ng Pasig area. Ang EDSA Kamuning lang po ang may nakikita tayong problema. Napakahaba na po ng prosesyon dyan sa area na yan. Makikita natin ang kanang bahaging lane patungo ng Makati and South area na nagkakaroon na po ng pagbigat maski po yung ground level ay apektado na hanggang EDSA Cubao na po yung kabigatang yan. Yung kaliwa naman patungo ng monumento, tuloy-tuloy pa rin. Ayan, eto naman po traffic news para sa ating mga motorista. Pinaaprubahan na po ng Metro Manila Council, MMC, ang pagpapalipan sa vehicle tagging scheme sa loob ng 90 days. Para sa lahat po ng public utility vehicles na dapat sa July 25 ipatutupad. Ang tagging scheme po ng, ang magpapa-facilitate ng easy tracking ng identification ng mga violator dahil ang mga license plate ng mga PUV ay permanente pong pipinturahan sa bubong upang mas mabilis makuhanan ng CCTV cameras. May kuning tayo ngayong araw, mga plaka nagtatapos sa numbers 5 and 6. Yan po nakikita nyo sa inyong mga monitor kanina o sa inyong telebisyon ay Rojas Boulevard. At yan po muna ang aking update sa ating mga kasadahan at katrapika sa Metro Manila. Para po nag-iisang rin ng kalsada, laban nyo ba? Smalaman dyan and everything fine. Balik sa iyo, Iga. Maraming salamat. Love, at ang hirin namin mamaya, isang lalaki patay na masagasaan ng jeep. At sumunod naman, taxi sa Santa Mesa, Maynila. Mahigit 30 kilo ng hinihinalang double dead na karne ng kalabaw na samsam sa Zamboanga City. Abangan yan at iba pa sa unang balita mamaya. Alright, thank you so much. At bida naman, uy, mga may hilig sa hayop dyan. Kaya ako sa iyo. Oo, hayop. Don't you just love us? Yan, pamamasyal sa isang pambilang zoo sa Clark, Pampanga. Yan ang Zoocopia kung saan